What's up guys? Magandang hapon. Today, cooking time! Gagawa ako ng ginataang isda. Ang tawag nito. Sino na kaalam ng isda? Nagpa-zoom na naman ako. Nagpa-zoom. Init pala yun. Tanga yung kaldero. Isda. Ano yan? Sa amin kasi tawag yan is tulingan. Tulingan siya guys. Tulingan. Nagluluto tayo ng ginataang tulingan. Habang pinapaluto natin yung isa, luluto tayo ng gata. Nandito yung gata natin. Lulutoin natin yung gata ng bukod. Saka may kangkong na akong dahon ng kamote. Kamote talaga yung laglag. Okay. Okay guys. Luluto tayo ng gata. You're done, baby. Then you wash hands inside the toilet. Then after that, you give the baby. Nandito na yung mga alaga. Salubong siya monkey. Auntie, do you eat monkey? Sabi ko naman, pag mayroon, nagyan niya ako. Lagi na alala niya ako pag may pagkasya. Dinadalhan niya ako, tapos pag lumalabas niya, alam niya yung lagi ko yung nakikita kaya kain ko. Ah, gusto niya, ano, dinadala niya. Ay, gusto nito ni auntie. Then after that, you go and bathe, okay? Itay natin guys na maluto yung ating gata. Kukulo siya. Kailangan natin ihalo ng ihalo para hindi siya. Sa amin kasi kumorta. Para ba ang buo? Yan, kumukulo-kulo na siya. At kailangan natin ilagay yung gulay. Dalawang klaseng gulay ang ilalagay ko. Talbos ng kamote at saka pangkong. Inahin natin yung kamote. Matida ako ng kamote. Ayoko na siyang anuhin pa. Paliliitin. Kasi gusto ko pati takay kainin. Saka marirecognize ko. Yan. Ito. Alagay natin yan doon. Okay, muna natin siya dito. Para tayo kamote. Alam nyo kasi guys, sa Bicol, mahilig kami sa gata. Almost araw-araw kami nagkagata. Sa amin tawag dyan is ano ang tawag dyan? Kanina sinabi ko na yan, tulingan ang tawag yan. Tapos gagataan natin siya, pero kailangan natin i-luto ng separate. Yan ang bagligo ang inyong auntie. You need help? Okay, good there. Okay na yung halagang ko. Kaya kahit nag-push yan, hindi na yan. Hindi na daw ako kailangan. Kaya niya na daw mag-focus.
bawas na rin ang ating trabaho. Kaya may time na tayong gumawa ng video. Ayan, lola, namin ang amo kong lalaki. It's okay, ma'am. I wash. It's okay. I wash. Tristan? Are you there? After you finish that, maybe your next, ah. Okay, you go to our room. Ngayon, okay na yung ating sweet potato kamo, talbos ng kamote. Susunod na natin yung kangkong. Bad weather ngayon guys, ang Singapore, maulan lagi araw-araw. Nagkulog at kidlat pa. Malagay ko na yung kangkong. Kangkong. Wait natin din siya hanggang maluto. Pag natin si guys sa magaling maluto. Para pantay yung luto ng ating gulay. Kailangan lutong-luto ang ating, kasi minsan ito yung mga matatapang na isda. Bakit ko masabing matatapang? Ano, may allergy reaction siya. Yung mga karamihan, kalimitan pa lang yung may mga allergy sa ano, may kumakain yan. Kasi may allergy reaction talaga yan. Lalo na pag hindi lutong-luto ang ating isda. Kaya kailan nating pakuluan siya ng medyo mga kalahating oras ng mahinahong apoy lang, mahinang apoy. Kaya wait natin yung kalahating oras na na guys. Maglilinis muna ako ng CR kasi tapos na maligo yung aking alala. Bye, dyan muna kayo guys. Yan guys, medyo okay na. Kunti na lang yung sabaw pero parang ko pa rin pumulong. Kaya ilalaglay ko yung gatang sa sabaw ko na dito bago mamaya lalagpag okay na ito yun at ilalagay ko yung gulay. Okay, ko na yung kalahati ng ating hata. Hintay natin siyang matuyo bago natin ilagay yung gulay na may kataray. Para yung isa natin lutong-luto talaga. At yung ibang ano, yung gata naman, yung ibang gata manuot na sa kanyang isda. Balikan natin siya after 15 minutes again. I think okay na yung ating isda. Pwede na natin ilagay ang ating gulay. Kasi patong natin siya sa ibabaw. Half cook na siya guys. Patong lang natin siya. Ilagay mo natin. Planting na lang lagi ang apoy natin para lima. Sunog ang ilalim ng ating isa. Pero I think medyo may sunog na kasi manipis yung aking kaldero. Kasero na. Kahit natin mga 5 minutes again.